Ah, syempre po, goal ko po talaga sa mag-medal ng Olympics po. Then, sa lahat po kasi, hindi sa FS, as first timer po mag-Olympics, lahat sinasabi na yung first time mo na laro is for exposure. Gusto ko pong i-break yung mentality na gano'n na as first timer po, kaya naman po mag-medal. Ayan. First Olympics po, pero grabe ka rin yung paganda. May training camp sa Taipei and may training camp pa kayo sa France. So, siguro gano'n ang natapos. Kung matutuloy man po yung training camp po namin sa Taipei, maraming po salamat po namin sa PSC po, sa mga tao po na sumusuport at saka sa tao na natutulungan po kami na mangyari po yun. Sabi ni Sir Monico, gusto daw niyang mag-under kay Wengao. So, ano yung gusto mong ano pa gusto mong ma-improve sa kanya, may improve under sa kanya? Tingin ko na marami naman po. Yung physical strength ko, at saka yung conditioning ko namin tatlo. Saka yung sa technique po. Ay, nakapag-ano ka na, tapos na yung World Cup, siguro formality na lang hinihintay natin for the announcement. Ano na yung nakita mong overall assessment mo dun sa naging mga buhat mo dun sa Olympics, sa qualifying cycle? Yung sa lahat po ng qualifying na laro po is yung sa nakapag-top 5 po sa akin is yung performance ko po sa Qatar. Okay. Yung pinaka-the best po. At saka sa next month po na, sa this month po na i-announce ng IWF po is hindi pa po sure if may China or not, or wala. Okay. Bakit? Kasi marami po na pag-qualify sa China. Tapos yung allowed lang po na per NOC po is tatlong athlete. Tatlo lang. So, limang category po sa babae pati lalaki. So, yung kukunin lang dun, yung dadalhin lang China is dapat tatlong atleta na sa babae, tatlo din sa lalaki. So parang kailangan nilang mamili. Opo. Sana mapili yung 71. Yun nga po. Tsaka, di ba 9 years old ka nagsimula? Ano yung, paano ka napunta sa weightlifting ngayon ka? Anong nangyari? Yung ganun pa is, yung una pa is mga pinsan ko po ng mga lalaki na una sa weightlifting. Tapos, dati po kasi, yung mga pinsan ko is mga lalaki. So, parang sila po yung mga kalaro ko after school. So, kaya nadala nila po ako sa weightlifting. So, start po ng weightlifting na po, wala na po talagang ibang sports. Talaga, kahit basketball. Yan, wala na. Bakit? 30-30? Malaki ka na nun? Gusto mo magbuhat na magbuhat? Parang yung weightlifting po nun is nagawa po namin hobby. After school, dun po kami naglalaro. Like, parang nilalaro namin yung training. Tapos, hindi po namin alam na makakapunta kami ng ibang lugar ng Pilipinas. Tapos nung start na nakapaglaro po kami ng batang Pinoy, nakapunta kami ng ibang lugar sa Pilipinas. Doon po kami natuwa. Tapos doon po kami nagustuhan ng weightlifting. Pero sa mga magpipinsan, ikaw lang national team? Yeah, may pinsan din po ako na national team pa rin. Pero ikaw yung pinaka-success. Yes. Vanessa, yun nga sabi ni Kong kanina, at your age, kumbaga better ka than Heidelin nung 20-year-old siya. Paano mo lang tinitake yung pressure na yun? Parang hindi ko naman po siya tinitake as pressure. Like, parang ginagawa ko po siya ng inspiration and motivation po. Ganun po yung ano ng mga tao. Nakaka-overwhelm nga po na ganun yung sinasabi nila. Pero hindi ko po siya inano as pressure. Talaga bang masaya ka kapag nasa TV ka? Pagkabuhat mo, talagang ganun ba talagang ano mo? Ganun po talaga. Ganun po. Ano ang mga ikaw, yun ang karakter mo talaga. Yes po, hindi ko rin po alam na. Hindi ko po rin alam paano po gawin like yung ginagawa na ibang atleta na pagkatapos pumasok. Like, yung parang ang tapang, ito ganyan. Yung sa akin, kung saan po talaga lumalabas ang hindi na lang. Sa kanina nabanggit mo na you want to break the mentality na yung first Olympics nila ay pang exposure. Yes, po. Pero yung sa rankings, diba, medyo malayo yung difference ng top 3 sa iyo. Yes. Siguro paano mo siya i-close yung gap? Basically, tumalis na lang din na. Yung sa mentality ko po ngayon is alam ko po sa sarili ko po na kaya ko po na improve pa po yung standing ko ngayon, yung total ko po, yung buhat ko po. Tsaka hindi ko po sila iniisip yung buhat nila. Sa ngayon po kasi na nag-qualify po kaming lahat is
back to zero po yan lahat eh. Like parang hindi po natin alam kung sino yung malakas, kung sino po yung manalo, kung sino po yung pag-ibig. Bali doon na po sa laro malalaman natin. Parang ano kasi yung mangyayari sa laro po eh. So, like parang yung iniisip ko is kaya mong gawin, posible naman po lahat. Pero yung World Cup, do you get the feeling na parang ay kaya ko silang talon? Maybe not today, but down the line. Yung sa World Cup po is sa Phuket is hindi ko po talaga nag-anay na mag-uunod po ako ng time na yun. Yung iniisip ko pa ng timeline is ma-maintain ko po yung top 4. Tsaka doon na po kami lalaban sa Olympics. So kasi nga bata, tapos batang naka-Olympics, tapos magaling na talaga tulad ni Dilin. So ano yung masasabi mo na ikaw ang sinasabi na isa sa mga heroes apparent kay Dilin? Nakaka-overall po na ganun po yung sinasabi ng mga tao sa akin. And sana po, kahit gano'n na sinasabi, hindi na po siya nakakapagdaglan ng pressure. Sa ngayon nga po, more excitement po yung nararamdaman ko sa upcoming na Olympics po. Okay, so Vanessa, talk to our mga kababayans. Baka hindi ka na namin muli maibalik sa PSA bago kayo umalis for Paris Olympics. Kaya ngayon pa lang, your promise to our kababayans and your appeal for support, please. Sa lahat po ng Filipino po na sumusuporta po sa amin, sana patuloy niyo po rin po kaming suportahan sa paghanda namin at sa laban namin sa Paris Olympics po. Anong pangako mo sa amin? Ipapangako ko po sa inyo na kami tatlo po, gagawin po namin lahat ng best po namin para makapag-podium po sa Paris Olympics. Yeah!